gustong-gusto kong pangarap ko is makapagpatayo ng bahay sa Batangas kasi po na-demolish yung bahay namin na squatter sa Pasay. Since Saudi Arabia, malaki ang sahod, walang binabayaran kahit 5, libre ang pagkain. So, in-enjoy ko po talaga ang pagiging isang single at lahat ng mga gusto ng pamilya ko, pinapadala ko. Every 6 months na nakapagpadala ng pagkain. Nakapagpatayo din po ako ng bahay sa Batangas. Nawala din po yung utang namin na matagal na panahon na 5-6 ng mga magulang ko. Pero may malaking dagok sa buhay ko na hindi ko kayang kalimutan. Yun po yung pagkamatay ng tatay ko. Mahirap pala pag wala kang emergency fund. Mahirap pala pag wala kang iuuwi para sa pamilya mo. Dumating na naman po ang panibagong dagok sa akin. Yun po yung major operation na nagkaroon ng ovarian cyst ni nanay. So nung nagkaroon po ng ganong klaseng trahedya, inisip ko po, kailangan kong umuwi whatever happened. Gumamit ako ng credit card, kinaskas ko siya, so 3 credit card ko max out. Dahil doon, nakauwi naman po ako. 2 weeks maximum ko, almost 20 days. Sabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Pera lang yan, kayang-kaya ko yung bayaran. Anyways, I'm working in the hospital. Siguradong hindi ako mawawalan ng trabaho. After a week, pagbalik ko sa Saudi, habang nagtatrabaho ako, bigla ako pinatawag ng HR. At ang sabi sa akin, this is your last day. Minibigyan na ako ng 1 buwan para maiayos ko yung papeles ko at ang gamit ko at pauwi na ako sa Pilipinas. 34 years old ako by that time. Ano ang mangyayari sa akin pag uwi ko? Meron ba akong malaking sahod? Natadap na sa Pilipinas, maghahanap ulit ako ng trabaho. Mabuti na lang, ang kapatid ko nandito sa Dubai. Sabi niya sa akin, sige tayo punta ka dito sa Dubai. Maraming ospital dito. Pwedeng-pwede kang magkaroon ng trabaho. Napakagandang opportunity, doon ko po nakilala si IMG. IMG, ito po ang nagpabago ng aking buhay. Sa loob ng 4 na taon, nabayaran ko po yung utang ko sa credit card ko at sa loan ko. Kahit paano po, meron na rin po akong emergency fund, nakakuha din po ako ng long-term healthcare, and then, nagkaroon din po ako ng life insurance. If anything happened to me, meron makukuha ang pamilya ko.